Hi guys! This is Cucina ni Pato Yo at your service. Today, meron na naman tayong fish tacos. So, lagi nating nakikita is beef meat ang ginagamit. So, ngayon, ang ginamit ko naman is meat ng fish. Kailangan na natin mag-prepare ng ating mga pangangailangan para sa ating pico de gallo. So, ano nga ba ito ang mga sumusunod? Onion, tomatoes, cilantro, red or green chili, ground pepper, and salt to taste. So, ayan guys, ihiwain na natin ang ating onion. So, tatanggalin na muna natin yung kanyang sa ulo banda at yung sa kanyang pinakabot para ma-slice siya ng maayos. So, babalatan muna natin siya bago natin siya hihiwain para hindi matigas yung paghiwa natin. So, strategy po guys para mabilis ang inyong pagtanggal ng dried skin, hiwaan ninyo siya ng onte o ng manipis sa first layer niya. So, ganyan lang. And then, i-chop lang natin itong white onion natin. So, paano natin isa-slice ang ating white onion? So, para hindi siya misitignan or para hindi siya mabuwal o mag-separate to each other, hawakan natin yung dulo. So, ma-press natin siya para naiipin. Saka natin siya i-chop ng manipis. So, ganyan lang guys ang strategy ng paghiwa para hindi siya masyado misi. Pwede rin ninyo siyang hiwain. Huwag ninyong hiwain hanggang dulo. Para yung paghiwa ninyo is hindi siya hiwa-hiwalay. So, nandun lang yung buo pa rin ang onion bago ninyo siya hiwain. So, napaka-easy lang guys. And important thing na para malaman ninyo is yung onion natin, hindi siya pwedeng i-expose ng matagal sa labas dahil ito ay antibacterial. So, naghihigop ito ng bakterya sa kung saan man sulok ng ating kapaligiran. Dahil nga ito ay nasa ilalim ng lupa, so antibacterial ang onion. So, you have to be careful guys. Huwag ninyong gagawing salad ang onion. Huwag ninyong ilalagay sa salad or fresh na kakainin siya once na exposed na siya. And then, ito na nga ang susunod natin hihiwain, yung ating tomato. So, tatanggalin lang natin yung seed, which is hindi natin yung kailangan yung seed guys. Hindi yan siya natutunaw. So, kailangan natin tanggalin para kahit papaano manguya natin na maayos yung ating tomato. At yung seeds ng tomato, kailangan natin tanggalin dahil minsan ito yung nagko-cause ng masakit yung ating tiyan. Kasi ito ay hindi natutunaw. So, be careful with that and just make sure na ginagawa ninyo ito. So, napaka-easy lang guys gawin ito at i-chop nyo lang siya. So, may mga konting strategy dito sa ginagawa ko. So, ilalagay lang siya dyan ng together. Ilalagay siya together
and then imimix lang siya with salt and pepper, cilantro, and chili. So it's up to you guys kung ano yung taste na gusto niyo, medyo maanghang pwede. And kung gusto naman ninyo na mild lang, mag-less kayo sa mag-less sa chili. Kasi kung maanghang yung ano yung gusto niyo, mas masarap naman talaga siya. But in terms ng may mga kasama kayo, i-separate nyo na. Kumbaga, bigyan nyo na lang separate yung iba sa separate na bowl. Yan, ganyan lang siya guys. And then, shredded. As you can see, in-shred ko yung chili. Red chili yung gamit ko. Pwede ninyong gamitan ng green chili or i-chop ninyo ng very, very fine yung chili ninyo. Depende sa inyo. As what I've said, depende sa taste ninyo kung gusto ninyo ng maanghang o hindi maanghang. And then, lalagyan lang natin ng salt and pepper to taste. And that's it. It's very easy and very, very simple. And you know what, guys? This content, it's been from Italy. It's an Italian dish. At saka, ito guys is sa mga taong hindi mahilig sa red meat. So, ito, nire-recommend ko sa inyo at pwede na rin siyang main dish ninyo. Main dish ninyo. So, ayan na nga guys. Sinabi ko early na hindi pwede ma-expose yung onion sa labas. So, kailangan natin siyang i-transfer sa container or kahit sa jar or basta may takip. Kasi once na na-expose siya, hinihigop niya yung bakterya. So, once na nakain niyo ito, is pwedeng magka-diarrhea kayo, pwede kayong sumakit ang tiyan ninyo. So, you have to be careful. So, hahaluin lang natin yan siya, guys. And then, tatakpan na natin yan. At ilagay muna natin yan sa ref. Kung gusto nyo naman, kung gusto mo lang kainin, pwede mo lang takpan. Ilagay mo lang siya. Sit aside mo lang siya sa tabi. Sit aside niya. Sit aside. So, ayan. Kailangan natin yan. Like that, or first.
na siya. Ito yung fish, kaganyan, tomato, onion, cilantro, black pepper, salt. Let's see. And the chili. So you just put like that. You can eat.